Hello mga bossing, ako po muli si Glock9, ang inyong makata sa Pinas. Pero ngayon, hindi muna tayo gagawa ng kanta. Gusto ko lamang ng muto. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga unang accessories na aking nakuha para sa aking motor. May pangalan na ba yung motor ko? Gusto ko lamang ng muto. Pangarap na muto. Nang makauwi ako ng maaga, maiwan ng traffic na bulbul. Ko lamang ng motor, pangarap ng motor. Hiling ko na kailan pa kaya magagawa. Gusto ko lamang ng motor. Ito yung una, para siyang screen protector ng cellphone, pero in this case protector siya ng screen ng meter ng motor mo. So yan, in order ko to, parang kakadating lang nito kahapon. Kaya susubukan kong ikabit ngayon, dapat makabit mo ka ng, kailangan mo makabit ng pantay at walang mga bula-bula para maganda. Para at least, ang kung magasgasan man, ang magagasgasan ito, hindi yung screen ng meter ng motor. So kaya ako kumuha nito. Kabit natin. Gusto ko lamang ng motor. Ang pangalawa kong kinuha ay siyempre ang sikat na quad lock. Yan, madami ako napanood nito sa YouTube na review at nagustuhan ko naman ng mga review dito. Kailangan mo ito kung gusto mong nasa manibela mo ang cellphone mo kapag gagamit ka ng Waze o kahit na ano pa na involving your cellphone. So yan, kailangan mo rin isipin kung paanong orientation ang paglagay nito para hindi ma-block ang view ng meter ng motor mo at hindi ma-block ng cellphone. So yan, mamaya samahan niyo ako, tingnan natin kung paano ko mailalagay ito. Gusto ko lamang ng motor. At ang pangatlo kong binili para sa aking motor na si Akira Gray. Yan ang pangalan ng aking motor. Ay ang ito. Kasi minsan, halimbawa, pag may mga high-end na motor like yung mga R1M, yung mga Ducati, Pinagale, V4, yan. Pagka makita mo yung mga kickstand nila, mga mapuporma na talaga eh. Tapos may makikita ka like yung ibang kickstand, makita mo parang ordinary looking lang. And then naisip ko, meron kaya mga accessory na pwede mo ilagay sa kickstand mo para maging may dating ng konti. No? Tapos nakita ko nga ito. Tapos lumalabas hindi lang siya for looks lang. Pwede rin siya kapag yung ang paglalagyan mo ng motor mo, ng kickstand ng motor mo ay malambot na lupa. Pwede mo siyang gamitin para hindi siya masyadong hindi lumubog o tumusok sa lupa yung kickstand mo. So meron din siyang purpose. Tsaka syempre para ang magagasgas ito. Pero syempre yung kickstand talaga naman ginawa yun para magasgas, para sumalo ng motor. So parang ano, ang tingin ko dito medyo luho lang. Titingnan ko din kung anong fit niya dun sa motor kapag ka naka-fold yung kickstand. So dun ko pa yun din ang mga i-consider ko. So tingnan natin kung okay to. Gusto ko lamang ng motor. At ang panghuli ko na binili para sa aking motor, actually hindi siya para sa motor eh, para sa helmet. Na kung naaalala nyo, no, nag-post ako na una kong nilabas para lagyan ng RFID. Kasi nung, I think, a week ago, nilabas ko si Akira. Tapos, sabi ko, papalagyan ko ng RFID. Kasi meron akong alam na lagayan ng RFID sa may Petron, sa may Katipunan Avenue, sa side going to Commonwealth. So yun, dinala ko siya, nilabas ko siya, ginamit ko yung bike at saka sobrang saya. First time ko siya nadala sa highway and nag-enjoy talaga ako. Gusto ko din talagang maramdaman. Siyempre, lagi nilang sinasabi na, uy, bakit first bike mo tapos 1,000cc? Oo nga eh. pero sobrang matagal na kasi ako nagtatry lagi. Like halimbawa may motor dyan, uy, pwede pa try, tapos sasakyan ko and then i-drive ko. For a very long time, siguro maraming beses na yun. Pero I know na hindi siya pwede i-compare sa talagang actually riding a bike, no? Nang regularly at saka, syempre, considering na 1,000cc yun. I'm just very careful, no? Alam ko din naman yung power ng bike. Talagang inaral ko kung paano pag-release ng clutch. At saka, syempre, aware ako sa power ng bike. Very maingat ako sa paggamit ng power niya. Pag alam ko medyo maluwag ng konti, pwede kong lagyan. Pero lagi kong sinasabi, op. Ang bottom line, ingat lang talaga. No? Ingat. And isa pa, naisip ko, sana
diba sinasabi nila dapat dumaan ka muna sa 150 or sa 400 or sa 600 ganyan para meron kang tama ba yung term progression pagdating sa CC. I think ang advantage for me wala akong idea ng power ng 150, ng 400 o ng 600 o ng 650. Ang alam ko lang, matulin talaga yung 1,000. So, pagka ginagamit yung bike, nag-iingat talaga ako. And syempre, mas maingat kumpara sa kahit nagda-drive ka. Mas. Pero syempre, hindi naman ako pwedeng magmarunong dahil first bike ko nga. And I know, ang dami ko pang dapat matutunan pagdating sa pagmumotor. Kaya nga, I'm planning to enroll sa mga riding classes. Syempre, shoutout kay Coach Mel, syempre, at isa pang coach na napapanood ko palagi sa YouTube and I feel na sobrang galing magturo. Si Coach Joey na nagko-conduct ng mga classes niya dyan sa Clark International Speedway. Very, very clear yung mga tinupagtuturo niya and alam mo kahit ine-explain niya pa lang, medyo alam mo na how it works pagdating sa bike. And I look forward pagka wala na yung mga kaguluhan natin sa pandemic eh makapag-enroll po ako sa mga classes ninyo. And yun, bottom line, I still have a lot to learn and ine-enjoy ko lang. Gusto ko lamang ng motor. So balik tayo dun sa pang-apat ko na kinuha dahil nga ginamit ko yung bike. Nakita ko sa litrato yung pinost ko na picture, sobrang puro fog yung visor ng helmet. Ang daming comment up. Glock 9 idol, maglagay ka ng pin lock yan, maglagay ka ng pin lock doon sa visor na helmet mo para hindi siya mag-fog. So, ito 'yon, kumuha ako nito. Actually nalagay ko na siya nung isang araw hindi na ako nakapagpigil. Nilagay ko na siya and nung una kinukuting-ting ko pa, sabi ko bakit parang hindi kasya. Yun pala, ikutin mo muna yung lock para mag-adjust siya. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng helmet na may pin lock. And yun, hopefully hindi na siya mag-fog pag ginamit ko. Teka. Ito na! Yun na. Ito na ang helmet. Yan. Ilagyan ko siya ng pin lock. So, hindi ko lang alam kung nalinis ko masyado bago ko ilagay. Pero okay na yan. Very, very maingat ako sa gamit. Pero tinatry ko na huwag masyado kasi parang OA na mismo. Kaya minsan pagka meron ako nilalagay o meron nililinis ko yung gamit ko, parang sobra, imbis na magamit mo na matagal, mas nasisira ng madali. So yan, tamang-tamang alaga lang, tamang alaga. So yan, nilagay ko na yung pin lock, so sana hindi na siya mag-fog. Ayos ba? Gusto ko lamang ng motor. Lamang ng motor, pangarap ng motor, nang makauwi ako ng maaga, maiwan ng traffic na buhol-buhol. Gusto ko lamang ng motor, pangarap ng motor, hiling ko na kailan pa kaya magagawa. Gusto ko lamang ng motor. Bata pa lamang ako, alam ko na ang gusto ko sa lubungin ng hangin. Kahit na di mabilis, kapag may lalakarin agad makakaalis. Gusto ko lamang ng motor, pangarap ng motor, nang makauwi ako ng maaga, maiwan ng traffic na buhol-buhol. Gusto ko lamang ng motor, pangarap ng motor, hiling ko na kailan pa kaya magagawa. Gusto ko lamang ng motor. Pakiramdam mo'y kay lumilipad, nakasayad man ang gulong. Pagkalanganin ipreno ko, huwag galapanan mo ang bulong. Sa lubungin ng hangin, kahit na di mabilis, kapag may lalakarin agad makakaalis. Gusto ko lamang ng motor.
Ayun na, sana nagustuhan niyo po lahat ng mga accessories, mga una yan. Madami pa, actually nag-order ako sa Motoscoot. Shout out sa Motoscoot ng mga accessories para kay Akira. And iniintay ko na lang dumating. Pag dumating yon, i-update ko kayo, gawa ulit ako ng bagong vlog. Pati side mirrors, nakakuha ako sa MPH ng Bar and Side Mirrors. Rizoma Bar and Side Mirrors yan, galing sa MPH. Sapatan nyo sila, Katipunan Avenue, bago mag-stoplight, going east. So yan na, ingat palagi mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan natin. Ingat palagi, lalo ng mga kasama nating riders. Ingat, ride safe, at kita-kits. Alam ko na ang gusto ko lamang ng motor.